scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang-magandang araw po sa atin lahat. Ito po ang inyong lingkod, Fred Nicodemus. Ayun. So, sa atin lahat po, magandang-magandang Biyernes. Medyo umaga pa. Ito pa rin po ang inyong balitang halian. Ngayong Biyernes. Pero bagay, tingnan natin ang ating kapasada. Deklara ni Marcos sa Hulyo bilang Agriculturist Month. Aba, ay pinuri po yan. Marcos, pagkataon ng Banban Mayor, iimbestigahan. Marcos, labanan ng destabilization. Pag napatunayang nag-wiretap Chinese embassy, stop, palayasin, bawasan. Isa pang convicted sa serious illegal detention ni Bong Navarro, sumuko na. Kaso versus ex-cop sa missing beauty queen, ibinasura. Ayun. Dalawang co-ed bugbog sarado sa ka-eyeball ni Kano. Traffic enforcer ng 10 LGUs na deputized na ng MMDA. Sa kabuuan ng ating mga balita, pinuri ng grupong Agri-Kaagapay Organization ng hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sino yan? Idiniklara na ang buwan ng Hulyo ng bawat taon bilang Philippine Agriculturist Month sa layuning palakasin ang awareness hinggil sa agriculture center ng bansa. Ayon kay Agri-Kaagapay Organization founder na si Ms. Virginia Ledesma Rodriguez, author ng librong Leave Nobody Hungry. Leave Nobody Hungry. Ang agricultural development ay isa sa mga maituturing na most powerful tool upang tuldukan ang matinding kahirapan at nakakaloob sa atin ang pagkain, pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Modernizing the country's farming and food system. Sabi dito, ulit lang natin, modernizing the country's farming and food system is important to ensure strong food value chain, affordable and nutritious food, and vibrant rural economy. Ito sabi niya, yun pala. We are very fortunate that President Marcos is giving full support
in giving full support to all Filipino farmers by declaring July as Agricultural Month. Ayan ang sagot ni Rodriguez. Dagdag pa ni Rodriguez na apo ng yumaong si dating Senator at dating Supreme Court Justice Estanislao Fernandez. Ang industriya ng agrikultura ay kinukonsiderang bilang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng hanap buhay, maging sa pagsasakaman, harvester, technician para sa farm equipment, scientist at iba pang mga uri ng employment. Malaking porsyento rin na ang mga nabibigyan nito ng hanap buhay. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Kinagahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky China Town Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 Piggy Barra Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Family pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo sa ating program. Okay. Pinaiimbestigahan naman ni Marcos, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkataon ni Bamban Tarlac, Mayor Alice Go. Sa ambos interview sa Cagayan de Oro, sinabi ni Pangulo na matagal nang iniimbestigahan si Go. Kaya anya nahuli ito dahil sa ni-raid ang Bamban at nakita ang mga dokumento na kino-question ngayon at kung talagang totoo ang mga ito, paano siya nakatakbo ng mayor? Sinabi pa ng Pangulo, kakilala niya lahat ang mga politiko sa Tarlac at maging sila hindi kilala ang alkalde at kung saan siya galing. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ito ng Bureau of Immigration, pati siguro ang pagku-question ng taga citizenship. Yan ang lahat ng iimbestigahan natin, yung kasama ang imbestigasyon ni Ring sa ginagawa ng Senado. Yan ang payag po ng ating Pangulo Marcos. Ayon pa kay PBBM, nagtataka siya kung saan nanggaling si Go. Kaya hindi nila isinasaintabi ang posibilidad na peligroso ang seguridad ng ganitong pangyayari. Kaya naman tinitiyak ni Pangulo Marcos na magbabantay na mabuti ang pamahalaan para hindi maulit na may makapasok sa bansa na mga kaduda-dudang tao. Si Go ay pinaghihinalaan na espiya ng China sa Pilipinas.
Samantala, lalabanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang tangkang destabilisasyon o pagpapabagsak sa gobyerno. Sa pagbisita ng Pangulong sa Camp Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro City, ginait niya na hindi hahayaan ang sino man na lumikha ng pagkakawatak-watak ng bayan. We will also not allow agents within the country to destabilize our government and create division within our nation. Yan po pahayag ng ating Pangulo. Ginait pa ni Pangulong Marcos na nakatutok ang administrasyon sa pagpapaunlad ng buong bansa at paglaban sa insurgency, kaya naman walang puwang ang destabilisasyon. Sa pakipag-usap sa mga tropa ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, hinikayat ang Pangulo ang mga ito na patuloy na magpakita ng katapatan, pagkamakabayan at pagsilbihan ang ating bansa. Binilin din niya sa tropa na panatilihin ninyo ang momentum ng kanilang operasyon hanggang sa lubusang mawala ang impluwensya ng mga terorista. Sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na maaaring ma-expelled o mabawasan ang staff ng Chinese Embassy o kaya'y maghain muli ang Pilipinas ng diplomatic protest sakaling mapatunayan na nag-wiretap ang embahada ng China sa militar ng bansa. Ito ang nakikita ni Tolentino na maaaring parusa kapag napatunayan nag-wiretapping ang Chinese Embassy ukol sa transcript of at audio recording ng umano'y phone conversation sa pagitan ng mga opisyal ng China at ni Armed Forces of the Philippine Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay sa new model ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Tolentino, maaaring expulsion ng non-diplomatic staff kabilang administrative, technical at service personnel ng embahada ng China kung sakaling lumabag ang mga ito sa wiretapping law ng Pilipinas. Paliwanag ni Tolentino, may tenure o term ang mga staff ng mga embahada kaya't maaaring hindi na i-renew ang Philippine government visa ng mga staff bilang parusa. Aminado si Tolentino na ang kanyang nabanggit ay maaaring maging parusa at walang imprisonment. Una nang nanawagan si Tolentino sa Senate Committee on National Defense na imbestigahan umano ang wiretapping ng Chinese Embassy sa isang opisyal ng AFP Western Command. Samantalang pinaiimbitihan na ni Tolentino ang Chinese Embassy para ipinatawag ang pagdinig sa Senado. Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang pang-apat at huling akusado na hinatulan ng korte ng 40 taong pagkakakulong sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host at actor-comedian na si Bong Navarro. Ayon sa NBI, voluntaryong sumuko sa tanggapan ni NBI Director Medardo De Lemos sa NBI Head Office sa Quezon City ang convicted na si Ferdinand Guerrero na may warrant of arrest at sinamahan ng kanyang abogado na si Attorney Alex Abisado. Ito'y kahapon po nangyari. Ang paglutang ni Guerrero sa NBI ay matapos ang ilang araw na pagtatago nito nang siya'y mahatulan ng guilty ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 kasama pang ibang akusado na sina Cedric Lee, Dennis at Simeon Ras sa kasong nabanggit na isinampa ni Navarro. Samantalang sumuko si Guerrero matapos ang ilang araw na pagtatago nang mahatulan siya ng guilty ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 kasama pa ang ibang akusado. Ba? Inintay na rin ng NBI
ang ilalabas na commitment order para sa korte para mailipat sa New Bilibid Prison si Guerrero. Bukod kay Guerrero, kabilang ang mga na-convict na naturang kaso, ang negosyating si Cedric Lee o modelong si Dennis Cornejo at kasamahang si Simeon Ras. Makaraan silang mapatunayang guilty ni Judge Mariam GBN, presiding judge ng Taguig RTC Branch 153, at hinatulan ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo nito ngayong Mayo, 2 taong kasalukuyan. Samantala, ibinasura naman ng piskalya sa San Pablo City, Batangas, ang kasong kidnapping at illegal detention labang kay dating Police Major Alan De Castro at driver bodyguard nitong kaugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Paano na? Nasaan na si Catherine ngayon? Sa resolusyon na inilabas noong April 23, 2024, sinabi ng prosecutor na walang sapat na basihan ng kaso laban kay De Castro at driver bodyguard nito na si Jeffrey Magpantay. Dismiss without prejudice ayon sa prosecutor. Ito ay Miyerkules, May 15 nang matanggap ng pamilya Camilon ang kopya ng desisyon. Ayon naman sa PNP Calabarzon, maghahain sila ng motion for reconsideration kaugnay sa naging desisyon ng piskalya. Una nang inamin ni De Castro ang kanyang relasyon ay kanyang relasyon kay Camilon. Subalit hindi sa kasong paggawala nito, itinanggi rin na Magpantay ang pagkakasangkot sa kaso. Samantalang dismayado ang pamilya, natural, dismayado. Dismayado ang pamilya ni Camilon sa pagbasura ng regional prosecutor sa isinampang kaso. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala nung nakarang Oktubre sa Batangas. Batay naman sa pahayag ng ilang testigo, nakita nila si Magpantay at dalawang iba pa nitong na may inililipat na babaeng walang malay at tuguan sa isang sasakyan. Sa kabila ng nangyari, umasa pa rin ang pamilya ni Camilo na magkakaroon ng linaw ang pagkakawala ng ating beauty queen. Bogbog sarado naman ang dalawang babaeng college student ng gulpihin umano ng kanilang ka-eyeball na American National sa loob ng isang hotel kamakalawan ng gabi sa Quezon City. Positibing tinuro ni Thea, 22 years old, at Rhea, 28 years old, kapwa graduating student, at Parañaque City ang suspect na si Mario Christopher Burke, 28 years old, American National na ng number po 188 16th Street Homestead Florida ang isang turista. So turista to po na Amerikano. Sa investigasyon ng Quezon City Police District ng Masambong Police Station 2 nangyari ang insidente dakong alas 6 ng gabi nitong Miyerkules. Bago ito, nagkakilala ang mga biktima at suspect sa isang dating apps at nagkasundo na magse-sex. Nakipagkita umano ang mga biktima sa suspect sa Dream World Hotel sa EDSA, Barangay Pilam, Quezon City. Dito ay hiningan umano ng mga biktima ang suspect ng down payment na ikinagalit nito. Kaya't nauwi sa pananakit ng huli sa dalawang estudyante. Nagtamo naman ng pasa sa katawan ng mga biktima. Agad naman nakahingi ng tulong ang mga biktima sa pulis na si Police Staff Sergeant Edgar Garcia ng Quezon City 58 Alpha at pinitpit ang dayuhan suspect mula sa loob ng hotel. Sa ngayon, naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women. Samantala, ang good news ba to? Maaari nang mag-issue ng violation ticket sa ilalim ng single ticketing system ang mga traffic enforcer ng 10 local government unit o LGU sa National Capital Region. Naku, huwag kayo masyadong sosobra.
Ito'y ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Itong Miyerkules ay na-deputize na ang mga traffic enforcer ng Malabon, Mandaluyong, Valenzuela, San Juan, Nabotas, Paranaque, Pasay, Pasig at Quezon City. At naging ang munisipalidad ng Pateros. Ang deputization ng mga traffic enforcer ng LGU ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na kamakailan na umayon o umaayon sa jurisdiction ng MMDA na i-regulate ang traffic ko sa Metro Manila. Ngunit ipinagbawal ang mga pinagbabawal ng mga LGUs na mag-issue ng sarili nilang traffic violation ticket sa pamamagitan ng STS. Ang Korte Suprema ay nagpasya noong March na ang MMDA ay may eksklusibong otoridad at may at nagpapatupad ng batas trapiko, mga patakaran at regulasyon sa NCR at ang mga LGU ay maaari lamang lumahok sa mga naturang gawain kapag ang kanilang traffic enforcer ay na-deputize ng ahensya. Ito'y sa pagbawi naman ng naunang desisyon ng Court of Appeals na umaayon sa mga ordinansa sa traffic ng mga LGU na nagpapahintulot na sa pagkumpiska ng driver's license at pag-issue naman ng mga resibo ng paglabag sa ordinansa sa mga lumalabag na motorista. Nauna nang sinabi ni MMDA Acting Chair Romando Artes na hindi maghahain ng ang ahensya ng motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema, ngunit maaaring gawin ito ng ibang LGUs. Dahil sa hindi kakayanin ng MMDA ang laki ng saklaw ng Metro Manila, kailangan ang deputization para sa pagpapatupad ng mga regulasyon ukol sa trapiko. Ang STS na nakapaloob sa Metro Manila Traffic Code na pinagtibay ng Metro Manila Council noong February 2023 ay nag-standardize sa mga multa at parusa para sa mga karaniwang paglabag sa trapiko at nagbibigay ng interconnectivity sa pagitan ng mga concerned agencies. Yan ang ating mga balita sa ngayon. Tayo muna ay mag-weather update. Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Ngayong araw, asahan po ang maulap ang palangitan na may mga kalat-kalat pong pag-ulan at thunderstorm sa mga lalawigan po ng Batanes, Cagayan at Isabela dahil sa shear line. Samantala, ang lalabing pong bahagi po ng ating bansa ay patuloy ding makakaranas ng maganda at maliwalas ang panahon kung saan ay asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan po ang isolated mga pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Kasalukuyan, itong shear line ay naapektuhan itong extreme na Northern Luzon. Inaasahan po natin sa weekend ay patuloy pa rin na makakapekto sa extreme Northern Luzon. Samantala, itong easterlies ay patuloy pa rin makakapekto sa malaking pong bahagi ng ating bansa ngayon at sa weekend. Inyong mapapansin, itong makapan na ulap sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Inaasahan po natin na sa ngayon at sa weekend ay hindi po makakapekto sa ating bansa. At base sa ating mga data, mababa ang tsansa po mabuong low pressure area doon. Kaya sa ating 3-day weather outlook, inyong makikita sa lugar sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao ay patuloy pa rin na makaranas na maganda at maliwalas ang panahon kung saan ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero
May tsansa pa rin po na mga isolated na pag-ulan o bigla ang buhos na ulan dulot ng thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Ang araw po sikat sa ganap pong 5:28 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:17 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang load ko, natuloy-tuloy yan. But that is a short-term solution. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap na tayo para hindi tayo nagki-crisis, may emergency sa tubig, gawa na natin ang paraan para pamatagalan na, hindi na natin mabalik-balikan pa itong problema. So I'm very confident that we will be able to solve the problem of water. Lalo na medyo dahan-dahang umuulan-ulan na. Okay. Kokoy Medina, Radio Pilipinas. May pag-abuso. So, sang-ayon ho ba kayo dito na alisin ang NTF LCAC? Ito nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi namang gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-LCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-LCAC. Tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na yung NTF-LCAC, itanggalin na natin yung NTF-LCAC pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang pangako natin na pagka kayo'y bumaba, at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para maganda ang buhay ninyo. Kaya't yun, kaya naman sila ay nakikita mo, sinasabi namin, ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok. Lagi kayong gutom, lagi kayong nagtatago. Dito na kayo, tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Okay. Charm Habla, Wonder Radio. Hi, good afternoon. Yes. From Wonder Radio Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to? Stricter visa rules. Let me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na nanggagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan,
eh nakita natin eh maraming nagiging problema dahil diyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay titiyakin natin na talagang tama naman sila at saka huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Eh maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-basaya, hindi marunong mag-salita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kung Ace. Yung student visa, isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa, o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa. At yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng, ito yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa POGO operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin yung investigahan niya, kaya naman nahulihan eh. Dahil renewed natin yung sa Banban, at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Eh, hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga ng mga iba kasi maraming pera yan, magbabayad sila kahit ano, nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, eh talagang tignan natin ang mabuti. So, Malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility ng ganyan. Last question po, Ding Patulot, PND. Good afternoon po, President. My question po is, anytime soon po ba masa-certify na po yung rice tariffication law? I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tariffication law? As what? As urgent? Yes po, as urgent po. Masi-certify talaga yan. Ngunit, meron na nang maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayan. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo na mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na baka, well, I don't want to preempt the bicameral committee,
But I think we have found a solution already. So that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nagkikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Thank you very much, Mr. President, and to the members of the media. Magandang hapon po. Thank you. Okay, ayan po ang tinura naman ng ating Pangulo. Ano? Okay, sige naman, tingnan natin paano ba mag-invest. Paano ba mag-invest ang mga Pilipino, ang mga OFWs? Tingnan po natin. Siguro tinatanong mo kung bakit ka nandito. Extra income, investment, negosyo. Para ba sa overseas Filipino na katulad ko yan? O, aminin mo, naisip mo yon, no? Sige, hayaan na lang natin ang facts na magsalita. 1, 2, 3, game! Baka hindi nyo alam, mahigit 20 years na ang Freedom Business na tumutulong sa mga overseas Filipinos. Libo-libong overseas Filipinos na ang natulungan ng Freedom Business upang maging secure ang iyong pinaghirapan sa abroad. Ang ating mga kababayan sa Middle East, Asia, Europe, Australia, US, Canada, at iba-iba pang bansa ay sumali na dito. Dahil kung saan man may Pilipinong may work abroad, nandun kami sa Freedom Business. Matututo ka kung paano ang tamang paraan humawak ng inyong kinikitang pera, kumita ng dagdag na income, at tuloy-tuloy yung pasok na pera kahit ikaw ay nag-retire na. Panalo, hindi ba? Ang hangari namin ay umunlad ka at maabot mo ang iyong mga pangarap. Kasi sa totoo lang, lahat kami ay overseas Filipino din. Tulad nyo. Kaya, kampi tayo. Kasi, mahal namin kayo. Pangarap namin na ang bawat overseas Filipino ay maging winner o masenso at magkaroon ng sariling ipon at negosyo. Mula sa pag-appreciate ng kinikitang pera hanggang sa panghabang buhay na kita mula sa investments at sa pagbibigay ng oportunidad sa ordinaryong overseas Filipino para magkaroon ng lehitimong negosyo at career. Sa negosyong ito, sky's the limit ang kita! Dahil ito sa proven system ng Freedom Business na talaga namang subok na. Over the years, marami na tayong natulungan maging financially free at nabago ang buhay. Mahigit sa 3 billion pesos na ang naibigay ng Freedom Business sa mahigit na 30,000 na overseas Filipino sa buong mundo. Nakaka-proud, hindi ba? Pero di naman kami nagyayabang. Dahil isa lang talaga ang pinagmamalaki namin, ang pagtulong sa kapwa OFW. Kaya lalo kaming ginanahan na mag-reach out sa inyo. Saan man sa mundo, tutulungan namin kayong tuparin ang inyong mga pangarap. 20 years na tayong winner! Samahan mo kami sa 20 years pa! Excited ka na ba? Tara! Simulan na natin!